Ano ba? Okay, so yung RSG, yung kanilang last pick was Fovies and Rafaela. Inisip ko na rin eh, but nung pagka-pick ng Ruby, since meron kang Eve na pwedeng i-cancel gamit yung Astro Size, tapos meron kang Ruby, combine that with the Paquito, ang daming dash nun just by those two heroes. At sobrang ganda nung Fovies na pick na yun. But where will you put it? Ilalagay mo siya sa XP lane at yung glue gagawin mo, ilalagay mo sa mid lane or sa roam, di ba? Which also, additionally, gives another problem. Saan mo ilalagay itong Rafaela? So, when it comes to the composition dito mula sa side ng RSG, sobrang lakas sila sa team fights. Pero when it comes to their laning stage, kailangan nilang galingan yung kanilang decision kasi baka masyado silang nag-react sa composition ng NXP. For NXP naman, it's a very standard draft. Meron kang Clint para sa damage, meron kang Paquito pang simula ng laban. You have Johed and Ruby to control at tulungan itong Eve na mag-excel. So, it's a very traditional and standard way para sa NXP. And remember, RSG is known para doon sa kanilang mga, ika nga nila, unorthodox ways. Yes. Diba? Sabi nga natin kanina, getting a team na individuals. Diba? Ginawa na nila yan eh. Season 8. Might as well do it right now. Unorthodox man to, pero let's see kung ano magagawa ng RSG dito sa kanilang lineup. While on to the side of NXPE, they stick with what works. Well, kung maganda naman yung linya no, dito, why change it? Now, kahapon nga, sinisimula natin yung meta na bagong luma. So why not pull something off na, syempre masyado na tayong fast-paced mismo kung how to discover new metas. Pero sa mga buffs and new patches, yung mga old heroes na nabibigyan ng importance. Mm-hmm. And these heroes na nakikita nyo ngayon, it's only possible dahil gumanda yung hero pool dito ng RSG when they got light. Now for NXPE, ooh, si Cadenza ang unang nabigyan. And Nats, tingnan mo naman yung ginagawa niya dito. Talagang reactive sila. Nakikita nila na mayroong mga rotations. Just clear the wave. Punta tayo dun sa may gitna. Let's try to punish. Let's try to get a kill. Cadenza medyo napaaga dun ang pagkuha ng vision sa team ng NXPE. Kung meron siya na sang smart missiles, pwede pa sana maka-counter or makapabigay man ng konting damage as a Jawhead. Pero nga dito, he was trying to get vision nga for the side of NXPE. Meanwhile, for RSG Butters, napaka-reactive nila. Alam nila kasing a team, kumbaga team fight oriented, malakas ngayon ng RSG. But for NXPE, merong open window ng RSG para sila, na pwede sila isa-isahin. Mm-hmm. Alam mo, OSX looking at the bottom lane, it feels a bit weird na hindi natin nakikita si Iyaknu, pero si Emma na talaga yan. Pero Nats, still alive! One more hit sa Gitnu! Welcome back to the MPL! Pero nandito pa rin yung welcoming committee ng RSG. Gusto pa rin talaga nila lumaban. Pero hindi si H2, tumulong unti-unti. Pero nandito na yung ninja, si Hayabusa! H2, one more hit! The armor is there! Tumba ang Hayabusa! At tutumba rin si sa Gitnu. And Light! Casualty pa siya dito! And wow, what a hindi fight! Pa tapos. Hindi pa tapos! Gusto pa nila! Ba't ko ba pinipigilan yung cash nila? Pwede naman ako mag-play-by-play ng dire-direcho! Ituloy mo lang, Butters! Pero wala na, tapos wala na. Wala na, tapos na. Pero what we're seeing here, aggressive RSG and NXPE. Ang tama doon ng mga shadow marks ni Demon kahit was totally on point to engage. Medyo mahina ngayon yung mga power spikes ng mages ng NXPE. So what he's doing right now is trying to secure this opportunity na bago pumasok yung turtle. Kaso nga dito, binabawasan nga nila ang pwede makakuha ng vision dahil nga madaming era si Demon kahit na pwedeng pagtaguan dito. Being proactive RSG, nakita mo naman yung galaw nila kanina sa may top lane. Pero dahil napakabilis din ng reaction time na ginawa ng NXPE, na turn around sila doon. And right now, looking at how the turtle works, pupunta ito sa side ng RSG. And that is going to give them a bit more dueling capability or poking capability doon sa mga mangyayaring susunod na mga laban. And si Cadenza, mapapauwi na muna dahil wala na siya talaga siyang buhay dito. I know NXPE's vision ngayon. Alam ko na hindi muna nila kailangan madaliin ang pwede nilang i-engage sa RSG. But for, kasi this span of time, meron capability yung RSG to flank down members of NXPE. Once yung passive ni Aqua or ni Fovies ay lumapit sa mga heroes na to, medyo na-absorb ka agad kung kadumadagdag yung control. Sasamano pa ng movement speed ni Light, merong Calvary na pwedeng sumugod sa'yo. So NXPE right now is trying to keep the discipline. Kung meron mang sumilip or may subok ang pumitas, yun ang gagawin nilang objective. Now Wolf, looking at whatever it is na nandito sa map match natin ngayon, yes, may mga bakbakan na nagaganap, pero medyo slow-paced pa rin sila sa pagkasama at pagpipilit ng fights. Who gets the upper hand kapag ka tumagal tong game?
It's difficult to say, pero may clash yata muna. Oh, pero may clash muna. Mamaya na tayo mag-usap ng ganyan. And Eman, almost getting all out. Saglito dito nakauli. And Aqua, talon ng talon! Parang bagong taon! And nakahulihan na Kadenza in the middle of everything. Nahuli sila and Nats utilizing the ultimate para hindi na sila habulin palabas. NXPE, muntik na dun sa... They were trying to pull off something kaso ang response ng RSG ngayon early game medyo mataas pa talaga. Yep. Nag-group up talaga sila na mag-aasama ng mini ube na nangyakita natin doon. Pero now that I think about it, ang pinaka magbe-benefit sa isang even na fight. Kung sakali, sabihin natin tumagal tayo ng 15 minutes at even lang yung gold natin, definitely is RSG kasi maganda yung scaling ng isang Beatrix ngayon. Na-nerf man siya sa early stages of the game, sobrang lakas naman niya sa late game dahil na-rescale yung kanyang damage output. If compare man kay Clint, malakas man burst ng Clint pero kung bakbakan na matagal, papalag dyan ang Bea. Aqua, hindi siya makakapalag doon and Kadenza utilizing that ejector para makakuha ng pickups. That is one thing about NXPE OSX eh. Kung titignan mo kung paano sila mag-initiate, pero mamaya na ako magsasalita, live! Oh! Nahuli ni Sagitnu and grabe umiikot dito si Sagitnu. Talagang ikot-ikot lang. Ikot-ikot lang kaso tinamaan siya ng passive ng Diety of Penalty dito for isang Rafaela. Kaso babalik kanyan mamaya ni Light. Kaso dito, no, they wanted to peel off the members of RSG Philippines na pwede silang makakuha ng second turtle. Kasi kanina ko papansin natin, si H2O hindi muna siya nag-i-engage sa mga team fights but yung gold ay mas mataas or lamang siya kay Demon kahit ng bahagya. It's easier to engage din kasi coming out from the side of NXP 8. Isipin mo, sa Gitno, don't run Wolf King. Mm-hmm. Meron kang ejector galing kaya Jawhead. Pwede mo talagang i-displace or talagang ibahin yung pwesto nung laban. Makakuha ng pickup na mabilis. Pero Light na naman ang napinas nila dito. And utilizing H2O, Yele Haze, and sa Gitno, etong tatlong to, they're making the map theirs. Kumbaga, wala kayong teritoryo dito. Kapag kami pumasok lahat, giba. Aliyup na merong ano, merong rest box sa likod. Tama. Paano well, kasi? Ito Hayes, na nga. Pero, Shadow Mark? Oh, hindi! Oh, hindi! Hindi umabot yung okay. Damage, pero eto na ang rest box. Yeles dito, hinatak pabalik, oh, pero no. Nandun. Air Aqua! Tatalo na lang, pero hindi siya makakatakbo kay Clint. Ang priority ay ma-disengage si Yele Haze gamit ang ultimate. Kaso yun nga lang, he was trying to get the control. Pwede mo lang islow ng kahit konting RSG sa laban ngayon. Sa laban ngayon, rather. Pero kung nakita natin, even though slow-paced ang game, NXPE right now is more, kumaga, objective-oriented sila. Hindi nila pinapabayaan ng clash lang ng clash because right now, they're not trying to react. They're not forcing themselves to react na to the point na meron tayong oras kung kailan tayo lalaban. Mm-hmm. And sinabi nga kanina dito ni Wolf na mas magbe-benefit ang side ng RSG if ever tumagal tong game na to. And NXPE, fully aware sila na yun yung mangyayari. Nakita mo, medyo double time sila ngayon. Talaga pinipilit nilang i-take down tong mid lane turret and that will give them the option to go into the jungles netong RSG. And this is very important. Ang ganda na nahanap ng NXP na push dun sa may mid lane. Dahil na-force din nila yung mga members ng RSG na maghiwa-hiwalay dun sa kanilang ginagawang three-man gang squad na paikot-ikot ang draga. At malaking advantage na sa map control to para sa NXP. For sure, masayang-masaya sila sa nangyari na pag-push dun sa may mid lane. And for RSG, ang hirap na ngayon hanapan ng farm ni Beatrix. Naka-burn ng isang flicker doon si H2O. Kaya Beatrix and that will help them catch him easily pagdating doon sa next fight. Pero eto na nga yung next fight na magaganap. And that's sa pinakagitna. Hayabusa makukuha pa rin yung kanyang turtle. Pero Light, hindi siya makakita ng Light bukas. Tumba siya eh. Tumba. Tapos bukas blackout ba? Oh, di naman. Pag nag-respond, may Light ulit. May Light ulit. Oh, pero dito sa may baba. Nats! Will he get out? Sa Gitno? Well, I think not. Tingnan natin ito sa may pinakalikod si Demon Kite. Talagang umiikot-ikot lang eh. Kumbaga, defying the limits. Kumbaga, challenging yourself. Challenging yourself, defying the limits. Ang nakikita natin ngayon, sabi nga, sarap ni Manjin, Demon Kite na bago ay ngayon luma. Meaning to say, Demon Kite na hasang-hasa. Sa pag-steal pa lang, Retri Wars, talagang on point pa rin. Ito yung nagdo-dominate ng mga KDA nung MPL Season 8 right now. He still got it, Butters. Mm-hmm. Demon Kite na bago nung Season 8. Ngayon, Season 9. Demon Kite na medyo bago. Na medyo bago. Hindi pa naman ganun kaluma. Hindi pa naman. Oo nga eh. Pero medyo pa lang. Now, looking at the map right now,
eh makikita mo naman kung gaano ka-abante dito yung side ng NXPE. As you can see, they acknowledge na meron tayong pick-off potential. Diba? So, kailangan nila humanap, kailangan nila tignan kung nasa yung mga certain position dito ng members ng side ng RSG. And now, RSG, may binabalak ata. Dito pa lang for RSG, no? They wanted to, kumbaga gusto nilang gumawa ng isang trap. They want to lay down a trap for NXPE na pwede silang magsama-sama. Para si Aqua merong isang rebound, pero may kayong makabakbakan. Tinapon, pabalik ni Kadesa si Aqua. So that hindi sila mabalikan, pero nuts! Grabe oh! Naman sa gito dito! Tumatakbo, and nandun na din si Aqua para sure na makakuha ng kill. Pero H2O, nag-1v1 sila dito ni Demon. Kahit sino nga bang mas matinding mag-jungle, wala, hindi pa natin malalaman. Hindi pa! Hindi pa! Ay, buhay pa! Buhay pa! Buhay pa? H2O? Flowing like water. Wow! Wow! Ay, kung babalikan natin, Butters, may mga moments si H2O nung pre-season, nung team selection, na kinaya niya yung apat gamit ang pakito. And nakaligtas pa siya doon like the damage right now of RSG. Oh! Kamuti ka na Kadensa doon. Napakaganda na napasok. At hindi na matutuloy ang laban dahil tatakbo na rin yun. Nung NXPE din sa napipilad kasi alam nila na kinakompromise na ni Kadenza yung kanyang sarili. Napakagandang pagkagamit ang mapa mula sa RSG kasi yung NXPE for the past, what, 3 minutes? Mula nung 7-minute mark, nagpo-4-1 sila. Apat yung magkakasama nakahiwalay si H2. Makikita natin sa replay kung paano sila nakahanap ng opening na kung saan apat na yung ginamit din nilang heroes dito. At si Demon kahit nandun sa top lane para markahan ko nasaan si H2. Very good execution mula sa RSG. Catching two heroes, then immediately pumunta sila dun sa Lord area. Finorce din ni Demon Kite na mag-commit si H2 na kanyang retribution. Kaya nga naman, or at least alam niya, namarkahan niya, nasabi niya, uy, nag-retry na to. Kaya naman, ginawa agad nila dun yung Lord. Napakagandang pagbasa mula sa RSG. At dahil dyan ay nakakuha na nila yung lamang when it comes to the gold. I do actually agree kasi yung mga rotations naman minsan, it's all about patterns and all that. Na once nabasa mo yung pattern na yon, if you're on the opposing team, pwede mo ma-utilize yon laban sa kanila. And correct, that's what happened. That yun yung sinasabi ni Wolf. Yep. And now, makikita natin na nag-a-adjust na rin yung NXPE going for a lot of dominance ice para dun sa kanilang NXPE. Oh! What? The burst! The burst! The man, Eman! Parang hindi, oh. Parang wow naman eh. Parang pinilin oh eh. Pero okay lang yan. The damage output, goodness gracious, anong nangyari doon? Shotgun, shotgun! Lahat ng apat na baril ginamit ni Eman. Sabay-sabay pa si Makunat at si Light. Binulag ang NXPE sa bush na nag-conceal pa doon. Alam mo, may sinabi si Panda kahit nung ano, may sinabi si Panda na naglalaro daw ngayon si Eman like a beast. And tingin ko, OSX, pinakita niya na eh. Eto na. May mutant na dito. May mutant na. Nag-evolve na to. Nag-evolve na. Eto like, na to, Butters. Like a mutant and Light Kadenzo. Grabe yung damage output talaga ng ano dito. Ng isang Beatrix. Ito yung sinasabi ni Wolf eh. Yeah. Yung scaling, yung progression. Napaka cost-effective. Tingnan mo yung gamit. As you can look at it, Blade of Despair, Malefic Roar, Hunter Strike. Wow. Lamang siya ng halos isang item na dito kay Donut. Oh, pero nagkakaroon tayo ng onting initiation dito. And actually, hindi pala onti yun. Talaga gusto na lumaban. And what an ultimate coming out from Light, pero hindi inabot si Donut. That could have been a hard engage kung tinamaan si Donut doon. Possible na tumalon sila lahat. Pero medyo kinapos lang ng onte. Kinapos lang ng onte. Pero right now for Eman, sa state ni Eman, utilizing this Beatrix sa passive niya na Mechanical Genius, hindi nga siya makakapag-crit due to the scaling of sa lahat ng guns na ginagamit niya. For this, naka-killing spree pa siya with those three items, added physical penetration, plus meron pang additional movement speed ng Hunter Strike. So ang kailangan lang, ginagawa nito actually ni RSG is, kinokontrol lang ang movement speed ng NXPE na nanggagaling kay Ako or even na. Kaya minso NXPE nahihirapan magkaroon ng opening dito. Even for Yelly Haze, hindi siya nakapag-spam na maayos gamit ang dalawang skills niya. Kaya medyo mahina ang duration ngayon na kanamismong ultimate, which is yung chessboard pag nag-ultimate na. Pero Demon Kite, OSX, Wolf, he got the Lord sa gitna dito. Tumatakbo, pero nandoon na si Demon Kite. Meron ng Ogi Shadow Kill. And that will be sa gitno going down. And tignan mo, nakuha na yung Lord, nakakuha pa kayo ng pick-off. So that means you can set yourself up doon sa may mapa ng ngayon. And OSX,
what happened dito sa NXBE kanina, talagang pukpukan yung laban eh. Ngayon mukhang RSG, nakuha na nila yung tempo ng laro. Dito pa nga, speaking of tempo butters, no, si Demon Kite ang nangunguna sa gold pa lang. And kung kita na naman yung Bahagya on screen, almost 4,000 and counting ang Bahagya ngayon against NXPE. Also with Eman sa gold lane and Demon Kite. Yung dalawang mayayaman na players ng RSG right now is paving way kung paano nila tinanim ang kanilang early game. Yes, medyo nagkulang lang si Eman sa early game, pero they were aiming for the long run. Which NXPE right now is suffering. At the burst, kanina pa natin nakikita. Isang bala lang mula kay Eman. Ang dami pang kontrol na sumusunod. And Cadenza, napakaganda na huli niya doon. Pero the Purify will take a place doon sa side ni Light. And hindi siya ma-e-eject doon sa side ng NXPE. Now, NXPE, well, actually minimal losses. Kung iisipin mo, hindi pa nga natumba yung turret. Mm-hmm. And right now, what's the normal course of action, Wolf, pagka ganito yung pacing ng laban na na-take down yung Lord sa inyo na mabilis? What do you do exactly? Ang pwede mong gawin is ipakommit yung kalaban mo. Kunwari, nakuha ka nila yung Lord. Try to punish them in the Lord push. Kunwari, nangyari sa may top lane, kung nakakuha sana ng initiation ng NXPE using sa gitno, parang pwede silang makakuha, makiklear nila yung Lord wave, tapos makakuha sila ng isang kill. Pwede sila umangat sa mapa afterwards and then maybe take some farm. Eventually, try to take this game. And yun yung pwedeng maging course of action dito para sa NXP EVOS. Gamitin nila yung lamang ng RSG against their opponents. Mm-hmm. And RSG, they need to be very careful then in the threading this. Ooh. Madami na tayong games na nakita. Pero ano nangyayari dyan? Nagtatugutag ko. Kanina pa nag... Alam mo, may the most patient man ata na naman dito ngayon na awardan. Kanina may naghihintay dun sa bush ng RSG. Well, ito din yung sinasabi sa atin ni Wolf kanina na kailangan din maging patient kahit papaano ng NXPE into picking their fights. Hindi pwedeng dire-diretso lang na talagang lalaban lang kayo. You have to utilize kung ano man yung meron si Sagitnu, si Cadenza, para kahit papaano ay mapunta sa inyo yung numbers game. Numbers game and parang karate lang to butters. May kasabihan bakit, na bakit? Use your opponent's strength against you. Oh. So alam natin yun medyo against lamang. Him. Against him. Not pala you. Oh. Against him. Oh. So lamang actually, almost 7,000 and counting ngayon. And the only way to get that is Cadenza. Kailangan isang pick-off sa RSG dito. Nakakuha siya ng Antikiras probably to decrease the damage ngayon or the burst na binibigay ni Eman even for Demon. Kahit dalawa actually ang pwede magbigay ng physical penetration sa team na to. So they need to be careful kung gusto nilang kunin yung Lord na to. At minamadali nila dito ng side ng RSG kasi alam nila yung retribution na sa taas. Oh. Pero H2O, ginagawa nila dito yung segue move nila. At sa may pinakalikod, si Aqua dito nahatak. And look at Demon Kite, talagang binabatak nila dito. And Ogi Shadow Kill, oh, hindi makakatake down pero sa Gitno is the casualty. So may pinakataas ay hindi na makaka-take pa doon si H2O na kahit ano, pero the damage has been dealt. Sabihin na lang natin, yes, nakuha niyo yung Lord, pero still, for NXPE at this point, anything na makukuha mo sa mapa is a win. It's a win, actually. Nung nabutas doon actually yung tore ng RSG, I was expecting na they were trying to pull up donut, a six, pero donut. Impossible! Oh! Dikit na dikit! Oh, no. Dikit Eman. Na dikit! Literal talaga na hindi binitawan ng Shadow Kill yung Clint doon. And that is going to be that Clint down for 32 seconds. Wow! Grabe yung pacing dito ng side ng RSG and nakikita mo naman na yung confidence talaga nag-pour over na. Eh, meron silang Lord eh. Ano ba talaga nangyayang dyan? Oh. Pero si Cadenza dito ay tutumba and oh, no. Just dealing the damage. And look at Eman just mashing on that base and RSG wins game number one. RSG, hindi magpapatalo. Doon pa lang, team fight butters. Mukhang na-nostra natin doon kung paano ang naging strength nila sa game number one. I feel one of the things that went well for the side of RSG is kung paano nila napigilan yung pag-ariba ni Sagitnu at ni Cadenza. Eh, no?